morning guys, another day dito sa site. Ito install na yung mga ilaw namin. Tapos update ko kayo sa mga naikabit at mga nagawa na. It's been a long time nung last na video ko. Ngayon, ilalayout namin yung bakod, gagawin ni Manong Dante. Ayun, para magawa na, para mapinturahan. Baka buting kami ng tagulan eh, hindi na ma-welding. Ito nga pala yung sa walling. Nakabit na itong mga tiles sa wall cladding. Okay na rin. Tapos dito sa may terrace nya, natilesan na rin namin. Yan. Pati itong baluster. Tato, fabricated na. Okay na okay, kaya naman pala nila gumawa ng ganito eh. Bali ang kinabit dito is homogeneous na synthetic granite. Meaning ano siya? Full yung material, hindi yung half lang. Hindi yung naka-glaze lang siya. Yung part na to, hindi pa na tiles kasi dito magwe-welding si Boss Dante. Kasi malaki tong gate eh. Para dito niya i-layout yung buong gate bago i-fix. Bago lagyan ng cylindrical para may lapat na maayos. Ito naman tayo sa loob guys. Yung ibang ilaw nakabit na pero yung mga center lighting hindi pa. Kasi may lalayatang sariling ilaw yung owner. Yun ang ipapakabit. Ang cove lighting namin hindi pa na kakabit. Dito yung cabinet, si Bufflers. Papabricate niya pa lang. Na-order na yung mga kahoy pero hindi pa dumarating. So guys, sa likod. Binabakuda nila Haramis. Yun na lang ang kulang, ilaw. Tapos cabinet dito sa loob. Napahilan na rin yung mga pintura. Pati dito sa mga porto. Okay na. Kung magkakabit man yung mga lalagyan na lang ng kortina. Tapos ibang mga accessories ng CR. Para mga towel holder. Ganun. Ito. Yung common CR. Common pero parang pang master na yan. Mga meron din ano, mga iba pero minor retouch na lang. Mahirap magagalaw kasi daming package, nilipat-lipat pag magkakabit, lipat na naman. Yan, so far, yun na lang ang gulang dito sa loob. Dito sa masters, ganun din, napinturahan na lahat. Okay na rin yung mga kornisa, finish na. Tapos ito, gagawa pa pala ni Boss Dante ng takip yung aircon para training. Dito, gagawa din ni Boss Lars ng sa para sa walk-in closet, gagawa na ito. Okay naman na yung design na submit niya may ari. Kung anong gusto niyang type ng mga pinto. Ito yung master toilet. Okay na rin. Hindi masyadong makita dahil ano. Wala pang kuryente. Ipapalipat namin yung kasi, poste. Bali yung main na supply ng kuryente, malilipat. Kasi yung dating poste is nandun. Papalipat namin sa kabila. Yan, si Bufflers guys. In-charge siya sa paggawa ng cabinet, kaya nililayout niya. Para sa ano yun, boss, no? Kitchen island? Para sa kitchen island muna yung inuuna niya guys. Para may lagay na yung granite.
Nandun pa kasi yung granite slab eh, para mapalish din. Nilalagyan niya yung marker para isang istisan lang. Grinil yan, di ba boss? Grinil niya para sa mga marka. May mga tools naman siya, ito. Kanya lahat yan. Woodworking naman ng puerto ni Boss Lars. Tapos sila mang Dante. Andun. Welding talaga yon sa pagmamason. Dito na sila pantayan guys para makasunod sila mga yun. Mali dito ilalagay yan kung pinapapilig. Tapos pata yung granite slab para sa aking 10 island. Ang susunod niya, ang pinapapilig dito sa kitchen cabinet guys. By tomorrow, bibili kami ng materials nito sa hardware sa San Marcelino. Konti lang kasi yung solid wood dito eh, sa San Antonio. Mostly, mga eco-core na. Mga pamormang kahoy. Paluchin na yun, kaya hindi pwede. Malaki-laki yung gagawin niya dito. Dito may pantry pa. Yung part na yan, magkakaroon ng pantry para matakpan itong panel board namin. Nasa loob siya lang guys. Hindi naman tatakpan ng mga goods yun. Bali open yung part ng panel board para accessible pa rin siya kung sakaling mag-on-off or magpatay ng breaker. Madali lang ma-access. Nagawa na rin nila yung bakod dito guys sa pagitan. Dinugtungan na lang yan dati. Tapos sa likod, yan. Itataas lang ng konti, bandaron. Puro bakod ngayon. Ang gagawin. Yan. Pinapalitadahan nila. Tapos may nag-chip kasi makapal yung pagkakabuhos. Tapos gate. Kasi nga, ito, nakabit na. Yung cladding wall tiles. Malapit na kami matapos dito. Sana may susunod pa para matulungan natin sir, mabigyan ng trabaho. Para meron din akong trabaho pala. Ito. Ito yung plumbing room. Tapos na tiles na rin dito sa likod, sa lanay. Ayan sila Ramesh. Gumagawa ng bakod sa likod. Skilled na yan si Ramesh. Carpentriter na daw. Ayan, yan sila. Ayan guys, babakudan nila.
Si Ramis tsaka si Romer ang bahala dito. Hanggang dun, lampas ng papaya. Yan. Owning window yung pintana dito sa may washroom. Dito ilalagay yung washing machine saka dito yung motor ng tubig. Yan. Kung sabali kung papakabit kayo ng ganito, pressure pump sa ganito, motor ng tubig, petrolyo ang linihin nyo guys. Tahimik siya para gumaganda. Hindi siya ganun kaingay. Yan, match yan, petrolyo to. Ang alam ko, nasa 8,000 yata yung motor dati. Tapos ito, itong tangke nasa 10,000 plus. Yan. Bale ito, bibili niya. Ibang assembly yan. Ito yung running tong namin, na washroom. Yan. Tatalisan din ito guys, para hindi madulas, para maganda naman tingnan. Yung mga tirang tiles na lang ilalagay dito. Yung isang buong lanay na yan, septic tank yan ng kusina. Diyan pupunta yung mga pinaghugasan. Saka isang ano, yung shower. Shower ng master bedroom dito pupunta. Yung tubig lang. Para yung wastewater doon naman sa septic tank. Dito. Malaki rin tong septic tank namin guys. 3 chamber yan. Ito, dati yung part na to merong bintana dyan. Na-request nung may-ari na sarahan na lang kasi wala naman daw view dito. Bali, nililayout na ni Boss Dante sa aning umok. Yung gate. Yung frame ng gate namin is 2x3 by 1.5 yung kapal na tubular. Yung prinate ko nga palang plano kanina umaga guys, para dito sa ano yun, sa gate. Ayan, pinapabricate na nila. Hindi naman nakascale yun, kaya andito ako para i-layout namin para sa mga spacing ng ano, ng gate. Yung mga member ng gate pala. Ayan, sila bastante, gumagawa. Tubular yan. Ha? Ito nga pala yung ano, mga materials namin para sa gate. Pero 1.5 yung thickness yan guys. Yun ang pinakamakapag sa tubular. Ha?
Sasablitin lang ng manong ganti yan, guys. Yung layout lang matagal sa una, pero kapag nagawa niya na yan, yung isang panel, madali na lang sa kanya susunod. Ayan. Yan yung accomplishment nila sa backwood, guys. Buo naman na, palitada na lang. Saka yun nga, yung pinapabrigate ni Manong Dante. Konting-konti na lang talaga. Yan. Pag natapos niya yung gate, dito, susunod yan, tatailsan yan. Hanggang dyan siguro, dito, sa part na yan. So yun guys, break time na naman. Balik na uli sa shop. So nakasabay lang ako kay Boss Lars eh. Wala maparkingan dito kaya sumabay na lang ako. Yung iba may iwan, ito sila kakain guys. What's up guys? Sama na naman natin to mga bata, sila board. Wala pa yata ang ulam. Ang ulam natin? Wala pa nga. Bibili na lang sa palengke. Lutong ulam guys. Hindi na maharap magluto eh. So that's for today's vlog guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel para makita nyo kung ano yung mga upload namin sa project tsaka dito sa shop. Kasama ko naman dito sila Borch at si Joe. Pag nagbi-video dito, yun. Yun ang mga tropa dito, yung mga tropang car wash. Sumahan nyo kami guys. Subscribe ha. Bye!